noong March 21, 1897, namatay si Marcela Marcelo, ang babaeng general ng rebolusyon sa labanan sa Pasong Santol, na kilala ngayon bilang Dasmariñas na matatagpuan sa lalawigan ng Cavite. Si Marcelo Marcela ay mas kilala bilang Selang Bagsik at Generala Sela mula sa Malibay na lugar mula sa Pasay City. Siya ay pinanganak noong 1869. Si Marcela ay miyembro ng isang mataas na uri ng pamilya na may bukirin ng betel nut dahil kilala ang Pasay noon sa mga betel nuts. Siya ay inulat na isang napakatapang na mandirigma, isang taong hindi matitinag sa harap ng pagsalakay ng mga Espanyol. Ang kanyang asawa ay sinasabing nahuli ng mga gwardiya sibil. Hindi siya umimik o gumawa man ng anumang aksyon habang inaalis ang kanyang asawa. Pinaniniwalaan din na ipinagkatiwala niya ang kanyang anak sa pangangalaga ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay pinamunuan ang isang grupo ng mga rebelding Pilipino na sumalakay sa mga trenches ng Kaaway. Dahil sa kanyang katapangan, natakot sa kanya ang mga kalaban. Ang kanyang larawan, isang babaeng may umaagos na buhok, ang iginuwit sa mga sertipiko ng mga miyembro ng Veteranos de la Revolucion na itinago sa isang maliit na kwaderno ni Ramon Abad na may codename na Magtatanggol, isang katipunero mula sa Imus. Dito ay natagpuan na nakasulat ang March 21, 1897. Sa Pasong Santol, napatay ang babae, si Marcela Marcelo. Sa Malibay, Pasay City, isang paaralang elementarya ang ipinangalan para sa kanya. Gayun din sa plaza ng Malibay ay isang eskultura ni Marcelo sa harap ng si Jose Street, ang pangunahing kalsada sa lugar na yon ang itinayo bilang parangal kay Marcela. Ang eskulturang ito ay inihayag noong July 1, 1962. Ito ay inalay sa kapisan ng diwa ng Malibay. Ayon kay Carlos V. Ronquillo, pribadong kalihim ni General Emilio Aguinaldo, sa kanyang aklat Ilang Minuto ng Revolusyon sa pahina ng 176, nakasaad dito, ang isa sa aming mga platoon ay pinamunuan ng isang babaeng may malaking tapang, isang babaeng may asawa at anak, isang babaeng taga-Pasay na laging nasa init ng labanan. Walang armas ngunit isang bolo. Namatay siya bilang isang pangunahing tauwang babae nang makuha ang mga trenches ng mga Espanyol sa Pasong Santol. Bukod pa dito, binanggit din sa pahina 122 ang pagkamatay ni Marcelo Marcela sa labanan sa Pasong Santol. Walang nasugatan sa unang araw ng labanan maliban sa 12 hanggang 15 napatay, kasama ang babaeng Bayani, ang taga-Pasay na namuno sa platoon na sumugod sa gitna. Para sa mga nagnanais na makahanap ng kasagutan sa inyong mga katanungan, maaari niyong i-browse ang aming mga videos. Dahil si Knowledge Power TV ay gumagawa ng mga paksa gaya ng kasaysayan, mga trivia, current issues, at video lesson. Huwag rin kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos namin. Maraming salamat!